ang Submarine Acquisition Project ng Philippine Navy? Nakalimutan na nga ba? Bumibilang na nga po ng ilang taon ang acquisition project na ito at hanggang sa ngayon ay wala pa rin final decision ang Philippine Navy para sa proyekto. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Marami na nga po ang naghahanap mga idol kung nasaan na nga ba ang acquisition project para sa submarine ng ating bansa. Dahil hanggang sa ngayon mga idol ay wala pa nga rin pong update patungkol sa status ng proyektong ito. Simula nga po nung sumiklab at lalong uminit ang tensyon sa West Philippine Sea ay marami na ang naghahanap para sa mga submarines ng Pilipinas. Base nga po sa timeline ng Philippine Navy, ang Pilipinas ay dapat nakapag-acquire na ng 4 na submarine. Ngunit hanggang sa ngayon mga idol ay ni isang submarine ay wala pa rin ang ating bansa. Ang huling update dito mga idol ay nung sabihin ng Philippine Navy na nasa final stages na ang proseso para sa acquisition project na ito. Ang Philippine Navy ay nagkaroon ng acquisition para sa small fleet ng diesel electric attack submarines. Ito nga po ang mag-aalaw sa serbisyo na increase ang kanilang combat capability at mag-take advantage sa submarine's use of underwater cover para sa deterrence at surprise attack kontra sa mga mas malalaki at mas capable na mga bansa. Sa kasalukuyan, ang Submarine Acquisition Project ang pinakamahal at pinakakompligatong proyekto ng Philippine Navy. Kaya hindi na nga po nakapagtataka mga idol na binubusisi at pinag-aaralang mabuti ng Philippine Navy kung alin nga ba ang submarine na talagang compatible sa ating bansa. Marami nga po ang dapat isaalang-alang dito mga idol, kabilang na ang presyo ng bawat submarine na bibilhin ng Pilipinas. Dahil plano nga po ng Philippine Navy na makapag-acquire ng 4 na submarines para sa ating bansa ay kinakailangan pumasok ito sa budget ng Department of National Defense. Dahil meron lamang sapat na pondo ang Pilipinas ay dapat pagkasyahin ito kung kinakailangan bumili ng hanggang sa 4 na submarines. Bukod dyan mga idol ay tinitignan din ng Philippine Navy kung gaano nga ba ka-advance at kalakas ang mga submarine na ino-offer sa ating bansa. Alam naman nga po natin na mainit ang tensyon sa West Philippine Sea at kung dumating ang hindi inaasahang pangyayari ay kailangan handa ang Pilipinas. Dapat nga po handa at capable ang mga submarine ng Philippine Navy na makipagdigma sa mga kalaban. Kaya't kung bibili nga po ng kauna-unahan at bagong submarine ng Philippine Navy ay dapat maasahan at matibay ang mga ito. Sa acquisition project na ito, ang end user ay ang Future Submarine Force ng Philippine Navy kung saan dalawang units lang muna ang kanilang i-acquire. Idagdag pa nga po dito ang submarine basing, submarine training facility, support equipment, training, logistic support at iba pa. Ang modernization phase nito mga idol ay parte ng Horizon 3 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ito nga po ay orihinal na parte ng second list ng Horizon 2 phase, ngunit nailipat ito sa Horizon 3 phase. Ang proyekto nga pong ito mga idol ay may budget na 97 billion pesos. Ito nga po ay tinaasan mula sa orihinal na 75 billion pesos lamang. Ibig sabihin mga idol ay malaya nga po ang Philippine Navy na makapili ng maraming submarines na papasok sa ating bansa dahil meron nga pong dagdag na pondo para dito. Ang acquisition mode dito mga idol ay government to government process kasama ang hindi patukoy na bansa. Habang ang pondo naman mga idol ay mula sa soft loan financing na babayaran via GAA funds ng AFP Modernization Program Trust Fund. Mga idol, isang malaking proyekto nga po ito para sa Philippine Navy at talagang inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Magsisilbi nga po itong game changer sa Pilipinas dahil isa nga po ang ating bansa sa kakaunting bansa sa Asia na wala pa rin submarines. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!